Sa puneraryang ito sa Novaliches, Quezon City, nagtipon-tipon ang mga nagdadalamhating katrabaho at mahal sa buhay ng 2 sa 4 na nasawi sa pagguho ng bahagi ng kanilang pinagtatrabahuhang warehouse sa May Kawayan, Bulacan. Ang unang biktimang inilikas mula sa guho, binawian na rin ng buhay kagabi. Kwento ni Mang Candido, hindi niya inakalang ang pagatid niya sa asawang si Annalyn Baldon sa trabaho noong Martes ang huling beses na makakasama niya ito. Siya po yung pangatlong na kuha po. Hawak niya yung parcel at saka yung bullpen. Nakaganon pa po. Ito para talagang nasaktan na pong nakita. Oh, kasi siguro gusto niyang lumaban po. Nakaganon siya eh. So, di talaga siguro kinaya dahil lumabas sa autopsy po, yung ulo niya dito na lamog, may natamaan din daw po yung utak, tapos yung mga ribs niya dito, nabali yung, tapos tumusok sa puso at saka sa baga. Parang sobrang sakit po talaga. Ang hirap, parang ang hirap tanggapin eh. Hindi rin nakaligtas ang 18-anyos na apo ni Lolo Rolando na si James Franklin Marcelo. Sa kapal ng bumagsak na semento at mga parcel, umaga na nang ma-retrieve ang bangkay ni James. Hindi rin makukuha sa taas kasi po yung ano, yung pong pinaka bubong, yung mga debris doon, gumagalaw. Gumagalaw, ma'am. Kaya sa likod na lang sila nagbutas ng pader. Napakabait po niyan. Nung pong yan eh, bali po sa amin na lumaki yung bata na yan eh. Nakipag-areglo na ang pinagtatrabahuhang kumpanya ng mga biktima. Sinagot naman po nila yung mga pangangailangan. Nagkasundo na po kami. Dalawang anggulo pa rin ang tinitignan ng mga police at engineering office ng May Kawayan. Ang posibleng paggamit ng substandard na materyales sa paggawa ng gusali at ang posibleng overloading ng mga nakaimbak na parcel at pakete sa 2 palapag. Ayon sa lokal na pamahalaan ng May Kawayan, ang kumpanyang may-ari ng gusali kumpleto sa papeles at permit. Pumasa rin ito sa structural requirements ng engineering office. Nagsisilbing bagsakan ng mga produktong ibinibenta sa mga online shopping app ang warehouse. Pero ayon sa LGU, walang kaukulang permit ang kumpanyang nangungupahan sa gusali. That company, wala po siyang business permit from the city. Ang meron dito is the warehouse, the building. Yun ma'am, yung pag-operate ng building as a warehouse. Wala pang sagot ang nangungupahang kumpanya ukol dito. Ipinatitigil muna ang mga transaksyon at operasyon sa gusali habang patuloy ang investigasyon. Kung makikita po natin na talagang may pagkukulang sa either po dun sa may-ari ng building o dun sa nungupan, after po ng makompleto natin investigation ay magpa-file po tayo ng appropriate charges para po sa mga may pagkukulang at merong pananagutan sa masabing. Magpapaabot naman ng tulong sa pamilya ng mga biktima ang lokal na pamahalaan. Bianca Dava, ABS-CBN News.